Proyecto El Elmo. Ang buong akala ko noon, tuluyan ng tatahimik ang paligid, pero mas dobling takot pa pala ang mararamdaman ko dahil sa mga sumunod na nangyari. Biglang may kumalampag sa may bintana. Sinundan yon ng paggalaw ng pinakatakip ng gawa sa kawayan. Gumagalaw-galaw yon na para bang pumipwersa nito mula sa labas. Sa madaling salita, merong gustong magbukas nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong napasigaw ng ganito. Kung sino ka man, hindi ako takot sa iyo. May hawak akong itak. Papatayin kita. Sinadya akong ikiskis yung talim ng itak sa sahig na semento. Pinatulog ko yon upang marinig nila na hinahasa ko ang talim nito. Nang mga oras na yon, umaangalingasaw na yung napakabahong amoy. Tila pinagsamang nasusunog na asupre at imburnal. Malakas na ang kutob ko noon na hindi mga taong may masasamang loob ang gustong pumasok sa bahay, kundi mga kung anong nila lang. Sa tingin ko ay dalawa sila. Isang nasa likod bahay at isang nasa kasalukuyan ay nasa bintana na ng kwartong tinutulugan ko. Kahit na lumaki ako sa Katagalugan, naniniwala ako sa mga aswang dahil madalas silang ikwento ng lola ko. Naalala ko pa yung mga sinabi ni lola. Malalaman daw na may aswang sa malapit kapag nagbago yung amoy ng hangin sa paligid. Kapag naging masangsang yon, tulad ng naamoy ko ng mga oras na yon. Nung bata kami ay minsan na rin inatake ng mga aswang yung bahay namin dahil buntis si nanay. Naririnig ko si Lola na nagsisisigaw habang minumura yung mga aswang. Sa kanya ko rin ginaya yung kunwaring paghahasa ng itak. Ilang minuto lamang matapos kong magsisisigaw ay nawala na yung kumakalampag sa bintana. Pati na rin yung nasa pintuan sa may kusina. Nang tiyak nang tumahimik ang paligid ay narinig ko lang yung papalay yung tunog ng mga pumapagaspas na pakpak. Nang matiyak ko na wala na sila ay napa-sign of the cross na lang ako at napahalik dun sa cross na pendant na suot kong kwintas. Laking pasasalamat ko nun dahil pakiramdam ko, ligtas na ako. Buong magtamag na akong hindi makatulog nun dahil natatakot ako na baka balikan ako ng mga nilalang. Kinaumagahan, dumating si Aling Linda sa bahay. Nagulat pa siya nang makita ko. Hindi ko alam nun kung bakit tila gulat na gulat siya gayong para bang hindi niya inaasahan na makikita pa niya ako ron. Gayong siya naman ang nagpatuloy sa akin sa bahay na yon. Tinulungan niya akong magbukas ng tindahan at habang naroroon nga kami sa tindahan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikinuwento ko na ang naranasan ko ng gabing yon. Sinabi ko rin sa kanya na hinala ko ay aswang nga mga yon. Nakita ko na biglang nagbago ang ekspresyon ng amo ko. Tinitigan niya ako ng maigi sabay sabing baka raw, guni-guni ko lang yon. Dahil naninibago pa ako sa bahay. O di kay mga ligaw na pusa lamang yung lumikha ng mga ingay na naririnig ko. Pilit niya akong kinukumbinsi na wala raw aswang doon. Kaya huwag daw akong matakot. Base sa ikinikilos niya at mga sinasabi noon, napansin ko na parang may alam siya na pilit lamang niyang pinagtatakpan. Naging mailap din ang mga mata niya at pilit niyang iniibang usapan. Halos hindi man siya tumagal ng kalahating oras sa tindahan, nagpaalam na siyang umuwi. Bago siya umalis ay ibinili niya sa akin na huwag ko raw ikakandado ang pinto sa likuran kapag gabi. Bagay na ikinagulat ko.
Tinanong ko siya kung bakit hindi niya pinapasarado ang pinto noon. Anya'y pupuntahan raw kasi niya ako para samahan sa gabing yon. Tumango lamang ko bilang pagsang-ayon. Pero sa loob-loob ko, hindi ko ito susundin. Kinagabihan, bagamat nagbilin sa akin si Ate Linda, pinili ko pa rin ikandado mga pinto, pati na rin ang mga bintana. Sa pagkakataong yon ay mas hinigpitan ko pa ang pagkakandado ng mga pinto. Naisip ko kasi na baka balikan ako ng mga nilalang. Isa pa, kung sakaling darating man si Ate Linda ay siguradong kakatok naman ito sa pinto, lalo na't nakakandado yon ng maigi. Kahit papano, nakatulog pa rin ako. Pero hindi ko inalis sa tabi ng higaan ko yung malaking itak. Empunto alas tres na madaling araw, muli na naman akong nakarinig ng ingay. Dahilan para mapabalikwas ako sa higaanon. Otomatiko akong napatingin sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita na halos bukas na yon. Nakapasok na sa bintana yung dalawang kamay ng aswang. Kitang-kita ko ang kulubot at maugat na kamay nito, pati yung mahaba niyang kuko na kulay itim. Napatakbo ako papunta sa tindahan habang dala ko pa rin yung itak. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Yun ang unang pagkakataon na napatunayan ko na totoo nga ang mga aswang. At sa kasamaang palad ay ako pa mismo ang inaatake ng mga ito. Buong akala ko ay magiging ligtas na ako sa tindahan, pero mas malala pala ang nadatnan ko ron. Nakaangat yung screen ng tindahan na para bang pinwersa itong buksan. Malaki-laki ang butas nun, yung tipong kasya yung isang tao. Dumoble ang takot na nararamdaman ko. Naisip ko na baka nakapasok na sa loob yung nilalang. Maya-maya pa, naramdaman ko na parang may nakatayo sa likuran ko. Umiiyak na ako noon dahil para na akong himatayin sa takot. Idagdag mo pa na may naririnig ako mayabag na papalapit sa akin. Pagamat nanginginig na ang kamay ko, nagagawa ko pa rin hawakan ng mahigpit yung itak. Huminga na lang ako ng malalim noon at naglakas loob na akong lingunin ang kung sino mang nasa likuran ko. Nagulat ako nang makita ang isang malaking itim na baboy. Nakatitig yun sa akin. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng baboy doon. Gayong pareho namang nakakandado yung magkapilang binto. Muli akong napatingin sa sirang screen ng tindahan. At doon ko na nga naisip na marahil yung baboy na nasa harapan ko ay walang iba kundi yung aswang na nasa labas. Marahil ay nag-anyong baboy ito dahil sobrang laki talaga nun. Nang muli kong ibalik ang tingin ko sa baboy ay bigla akong napasigaw ng malakas. Halos kasing laki na ito ng biserong kalabaw at patuloy pa itong lumalaki. Sa sobrang pagkabigla ko ay kusa na lang gumalaw yung kamay ko. Pinagtataga ako yung baboy. Hindi ito namatay pero umungol ito ng pagkalakas-lakas man. Para bang sobrang nasaktan ito gayong napakababaw lang naman ng mga sugat na gawa ng hawak kong itak. Hindi ko alam kung namamalik mata ako o talagang nakita ko na bumubula yung dugo na nagmumula sa sugat nito. Lumabas sa tindahan yung baboy at nagpunta ito papunta sa sala. Nang habulin ko ay hindi ko na ito nakita pa, kahit anino. Wala naman itong posibleng madadaanan palabas maliban na lamang kung dadaan ito sa pintuan sa likod. Ang nakapagtataka, nakakandado pa rin ang pintuan doon. Nagpunta ako sa kwarto para tingnan kung naroroon yung baboy pero wala talaga.
Makalipas ang halos isang minuto, nakarinig na lamang ako ng mga yabag na tumatakbo papalayo sa bahay. Yabag na alam kong hindi galing sa hayop. Katunog ito ng mga yabag ng tao. Pagtingin ko sa oras ay alas 4:30 na. Nagmadali ako na mag-impake dahil buo na ang loob ko. Naaalis na ako sa trabahong yon. Nang umaga na yon, lumabas na ako sa bahay. Eksakto naman na may nakasalubong akong pamilyar na mukha. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung tiyuhin ni Ate Linda na nagtitinda ng karne sa palengke. Nang mapatingin siya sa akin, biglang nanlisik ang mga mata niya. Nung una ay nagtaka ako kung bakit ganun siya makatingin. Pero nang makita ko yung mga sugat niya sa braso, balikat, pati yung sugat sa leeg niya na parang bigla kong nakita sa kanya yung baboy na pinagtataka ko noon. Nagmadali akong sumakay sa jeep. Eksakto naman na nakasakay yung babaeng nagpahiram sa akin ng itak. Tinanong niya ako kung bakit may dala akong malaking bag noon. Kagad ko namang sinabi na aalis na ako sa bahay na yon at hahanap na lamang ako ng ibang trabaho. Hinawakan ako sa kamay ng babae at sinabi nito na tama lamang umanoyin pa siya ko dahil ayon sa kanya, ipinapain lamang ako ng mga amo ko sa mga kamag-anak nilang aswang. Aswang umano ang tiyuhin at tiyahin ni Ate Linda. Nagulat ako sa sinabi niya pero mas ikinagulat ko nang sabihin niya na kaya raw marami siyang alam tungkol sa mga amo ko ay minsan na rin pala siyang naging kasambahay nila. Tulad ko, pinalipat din sa may tindahan para aswangin ng mga kamag-anak niya. Nalaman daw niya ang lahat ng marinig niyang nag-uusap ang mga amo niya sa susunod nilang plano para magtagumpay na ipakain siya sa aswang. Bagay na hindi nangyari dahil iniligtas siya ng tansong itak sa kamay ng mga yon.